Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hi kids! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa iyo. Ang ating asignatura ay ESP para sa Baitang Isa o Edukasyon sa Pagpapakatao. Tayo ay nasa Quarter 3, Week 6 hanggang Week 7 ng ating aralin. At ang ating pag-aaralan ay pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Salamat po sa bumubuo ng Pivot 4A Learner's Material na ginagamit nating gabay sa ating aralin. Salamat din po sa Canva for Education para sa mga illustrations na patuloy nating ginagamit. Napatid mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pagpapakita ng mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Ngayon ay matututuhan mo naman ang pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Handa ka na ba? Pagmasdan nga natin at unawain ang mga larawan na ito. Ano ang pinapakita ng batang ito sa larawan? Sige nga! Pinapakita niya ang kanyang sipag sa pagtulong sa gawain sa tahanan. Ang batang ito naman ay tumutulong sa kanyang ama. Ito naman, tinuturuan niya ang kanyang kamag-aral kung paano magtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Ito ba ay dapat na ilagay sa nabubulok, di nabubulok at nare-resiklo? Tumutulong naman siya sa kanyang guro sa pagdidilig ng mga halaman. Alam niyo ba mga bata, na ang pagiging malinis at maayos ay tatak na kaugalian nating mga Pilipino? Kilala ang mga Pilipino sa pagiging malinis at maayos. Bilang isang Pilipino, ikaw rin ay inaasahang maging malinis at maayos sa tahanan man, sa paaralan o sa inyong komunidad. Ikaw ba ay malinis at maayos sa iyong sarili? Hindi ka lamang dapat maging malinis at maayos sa iyong sarili. Dapat ay malinis at maayos ka rin sa iyong paligid. Tumutulong ka ba sa paglilinis ng bahay? Bilang bata ay may magagawa ka na. Kaya mo nang tumulong sa paglilinis at pagpapanatiling malinis ng inyong tahanan. Hindi ka ba nagkakalat? Kahit bata ka pa lamang, ay may magagawa ka na upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Dapat ay alam mo kung paano iligpit ang iyong mga kagamitan at kung paano mo sisinupin ang mga ito. Alam mo rin kung paano ka magtatapon ng iyong mga basura. Kung ito ba ay dapat na ilagay sa nabubulok, di nabubulok o mga bagay na maaari pang iresiklo o magamit pang muli. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mga paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa tahanan at paaralan. At syempre, lagyan naman ng X kung hindi. Unang bilang, anak, ilagay mo nga itong basura sa basurahan. Yak! Ayoko po, inay! Check o X? Kung ang sagot mo ay X, magaling! Dapat ay sundin natin ang utos ng ating mga magulang tulad ng pagpapanatiling malinis ng ating tahanan. Kung ang basura ay mananatili sa ating tahanan, magiging marumito at mabaho. Ikalawang bilang. Classmates, pulutin natin ang mga kalat para matuwa si ma'am. Oo nga, maglinis tayo!
Ito ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay check, pagaling! Tama ka! Ikatlong bilang, bahala sila dyan! Ito ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay X, magaling! Ikaapat na bilang, maglinis tayo, bunso! Ito ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay check, magaling! Ating tandaan, cleanliness is next to godliness. Ang pagiging malinis ay tungo sa pagiging makadiyos at banal. Kaya naman panatilihin nating malinis ang ating mga sarili at ang ating kapaligiran. Mahalaga rin na malinis ang ating kalooban. Pakinggan natin ang kwentong ito. Ang batang mahilig maglinis. Ang batang si Farhan Machine Fida ay ipinanganak sa isang pangkaraniwang pamilya. Siya ay bunso sa tatlong magkakapatid. Si Farhan Machine Fida ay isang masayahing bata at kaniyang paboritong gawin ay tumulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng kanilang tahanan. Isang araw, nakita niya ang kaniyang ama na nag-aayos ng mga gamit ng kusina. Dad, tulungan ko na po kayo. Malambing na sabi niya sa kaniyang ama. Oo naman, ang bait talaga ng anak ko. Nakangiting pagpupuri sa kaniya ng ama. Noong siya ay pumapasok pa sa paaralan, minsan ay nakita niyang maraming nakakalat na basura sa kanilang silid-aralan. Classmates, ang bili ng ating guro ay huwag tayong magkalat. Paalala niya sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ay kinuha niya ang walis at dustpan. Siya ay nagsimula ng maglinis. Kumuha rin ng walis at dustpan ang kanyang mga kaklase. Sila ay masayang naglinis. Tuwang-tuwa naman ang kanilang guro nang sila ay makitang naglilinis. Kagaya ni Farhan Machine Fida, kaya niyo bang tularan ang maganda niyang katangian? Ito ay ang pagiging matulungin. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, mula sa kwentong ating narinig, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, kung ikaw si Farhan Machine Fida, tutulungan mo rin ba ang iyong ama kapag nag-aayos ito ng gamit? At bakit? Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay opo, upang mas madali matapos ang gawain at hindi masyadong mapagod ang aking ama, mahusay! Dapat sa munting paraan kung kaya natin tumulong sa mga gawain sa bahay ay ating gawin. Pati na rin sa mga gawain sa pagpapanatiling malinis ng ating paaralan. Kung ikaw si Farhan Machine Fida, sasabihan mo rin ba ang iyong mga kaklase na huwag silang magkakalat? At bakit? Kung ang sagot mo ay opo, upang mapanatili ang kalinisan ng aming silid-aralan, magaling! Tama iyan! Hindi lang tayo sa tahanan maaaring tumulong. Maaari rin tayong tumulong sa ating paaralan. Ikatlong bilang, maglilinis ka rin ba sa iyong classroom kung makita mong may mga kalat? At bakit? Kung ang sagot mo ay opo, dahil kailangang palaging malinis ang ating paligid upang maging ligtas at malayo sa sakit, mahusay! Magandang gawi iyan! Para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo, lagyan ng smiley face kung ang gawain ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan
at kaayusan sa tahanan at paaralan. Sad face naman kung hindi gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, Inay, ako na po ang mag-aayos ng higaan natin. Kung ang sagot mo ay happy face, pagaling, tama yan. Para sa ikalawang bilang, si kuya talaga, ikinalat na naman ang mga laruan niya. Bahala siya dyan! Anong iyong sagot? Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, magaling! Hindi ito magandang kaugalian. Dapat na pagkatapos nating laruin ang ating mga laruan, agad itong ligpitin kapag tapos na tayo. Ikatlong bilang, Sir Graphil, ako na naman po bang maglilinis ng classroom? Kung ang sagot mo ay sad face, magaling! Hindi dapat na nagre-reklamo kapag tayo ay inuutusan ng ating guro. Dapat nga ay may kusa tayong palo. Tatay, ako na po ang magdidilig sa halamanan natin. Kung ang sagot mo ay happy face, mahusay ka. Tama yan. Mayroon kang kusang palo o hindi mo na kailangang utusan pa upang gawin ang mga gawain. Ikalimang bilang, nakakainis naman, ang dumi-dumi at ang kalat naman dito sa bahay. Bahala nga kayo! Kung ang sagot mo ay sad face, mahusay! Huwag nating kainisan ang paulit-ulit na gawin ng paglilinis. Dahil ito ay bahagi na ng pang-araw-araw nating buhay. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Makikita natin sa unang hanay ang mga gawain. Unang bilang, inaayos ko ang aking higaan pagkagising sa umaga. Madalas mo ba itong ginagawa? Minsan lamang o hindi? Lagyan ng check ang iyong sagot. Ikalawang bilang, tumutulong ako sa pagwawalis sa bahay. Madalas mo ba itong ginagawa? Minsan lamang o hindi? Ikatlong bilang, ako ay naghuhugas ng pinagkainan. Madalas mo ba itong ginagawa? Minsan lamang o hindi? Apat, ibinabalik ko sa lagayan ang mga gamit kong laruan. Anong iyong sagot? Ikalima, naglilinis ako ng aming bakuran. Madalas mo ba itong ginagawa? Minsan lamang o hindi? Nawa ang iyong mga sagot ay madalas. Dahil ang mga gawain ito ay kayang-kayang gawin ng batang munting tulad mo. Para sa ating assimilation, bilang pangwakas, masasabi mo na ang pagiging patlang at maayos ay patlang na kaugalian nating mga patlang. 10 segundo para sa iyong sagot. Handa ka na bang ibigay ang iyong kasagutan? Kumpletuhin natin, sabayan niyo ako ha! Ang pagiging malinis, at maayos ay tatak na kaugalian nating mga Pilipino. Binabati ko kayong lahat mga bata dahil natapos niyo na ang ika-anim hanggang ika-pitong linggo sa ikatlong markahan ng ating aralin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Tandaan natin, mag-aral tayong mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay.
Magkita-kita tayo muli sa iba pa nating mga aralin. Huwag kalilimutang i-share, mag-like, at mag-comment sa ating comment section. Bye! Keep safe, everyone! Mwah!